Hello everyone and welcome to another episode of Doc on Duty. Alam nyo ba, meron tayong natanggap ng message mula kay Lea May Hugado Lobaton Banyagas tungkol sa kanyang hindi pagtaba. At ito ang sabi niya, "Hello po, si May po ito ng Iloilo. Gustong gusto ko po talagang tumaba kahit kaunti. Ano po ba yung vitamins na pwede sa akin? Palagi po kasi akong kinakantsawan na payatot. Sana po matulungan niyo talaga ako. Salamat po from Lea May Hugado, Lobaton, Banyagas." Okay, May, we have an internal medicine expert from the Los Santos Medical Center in the person of Dr. Vernon Serafico to answer your question. Doc, paano nga ba tataba si May? Thank you very much, Doc Cecil. Well, sa problema ni May, ang maipapayo ko ay kumain ka siyempre muna ng mga masustansyang pagkain. No? Importante ang kanin bilang source ng iyong carbohydrates. At bilang source ng iyong protina, nandyan ang kape ng baka, kape ng baboy, kape ng manok at isda. Pagkatapos ng protina, ang mga gulay, importante. At bukod sa ating gulay, nandyan ang mga prutas. Muuna muna para sa akin talaga ang pagkain ng masustansya para nang sa ganon ikaw ay maging magkaroon ng malakas na pangatawan, masiglang pangatawan at maging malayo sa sakit. Kahit na papayatot ka, kung hindi ka naman dapuan o madaling dapuan ng mga impeksyon, sakit, trangkaso, ubo, sipon, hindi na nga humahulugang lampayatot ka. Importante na ang katawan mo ay masigla at malayo sa sakit. Kung talagang gusto mong madagdagan ang iyong kisig, no? Importante ang ehersisyo para lumakas ang iyong mga muscles at ang iyong mga buto. At ihuhuli ko talaga ang nais mo na multivitamins, no? Kasi ang sabi ko nga sa iba kong pasyente, kung ayaw mo kumain ng gulay at prutas o ng masustansyang pagkain, mayroon namang multivitamins. Ngayon, kung ang iniisip mo naman, ikaw ay mayroong sakit na hindi nakikita sa pangatawan, katulad ng dalawang ubo na may katagalan na, or gabi-gabi ay nilalagnat, aking mairekomenda na sumangguni ka sa iyong manggagamot nang sa ganun ay matingnan talaga na wala kang sakit na sanhi ng iyong pangangayayan. Although hindi ko alam kung ano ang iyong edad, no? Minsan, ang may sakit sa baga, payatot talaga sila kahit anong dami ng pagkain. Ang mga pasyente nating may sakit sa asukal or diabetes, kung halimbawa naman ang pasyente ay may cancer, maaari rin naman pong mangyayari. Tingin ko, ikaw ay bata pa at gusto lang talagang mag-gain ng weight, no? Mai-recommend ako na kumain ka ng masustansya, mag-exercise at magkaroon ng sapat na tulog. So, May, payo ko sa iyo kung unahin mo muna ang pagkain ng masustansyang pagkain. Magkaroon ka ng ehersisyo para lumakas ang iyong buto at ang iyong katawan at bigyan mo siya ng sapat na tulog at pahinga. Huwag ka masyado mapupuyat or iinom ng mga hindi magandang inumin or maninigarilyo. At kung sa tingin mo na ginagawa mo na naman ang isang healthy living or healthy lifestyle, sumangguni ka sa iyong manggagamot nang sa ganon ay matingnan niya ang iyong dugo at iyong pangatawan kung talagang may problema. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano-anong hindi maganda. Doon muna tayo sa maganda. Thank you very much, Dr. Vernon Serafico, sa iyong recommendations para kay May. And May, pag ikaw ay nag-gain na ng weight, message mo naman kami ulit para malaman namin kung nakatulong kami sa iyo. And for the rest of you who have concerns regarding your health, just go to our Facebook page and leave a message in our inbox. Again, this is Doc Cecil, your doc on duty.